Hello guys, good morning. This is another episode. Sa ngayon, i-share ko naman sa inyo yung paano ba natin ma-identify yung hinog, manibalang, hindi pa pwede buksan na avocado. No? Marami kasing nagtatanong at marami rin gustong nagre-request kung paano. Ipakita ko daw yung ano ba ang kaibahan, no? Kasi merong mga nalilate, no? Ang ginagawa kasi nila, binabalot nila ng paper, nilalagay nila sa bigas, tinatago nila somewhere, so yung area warm, kaya madali siyang nahihinog. Pero sa amin, ang ginagawa ko lang, nilalagay ko lang siya sa table. I'm just looking at it on an everyday let's say breakfast time or dinner time, at nagpipick lang kami doon, ano, ang basis lang namin. Usually pagka ganito po, ayan, kahit hawakan natin, matigas pa eh, no? Pero pag nagtiturn into brown na siya, ayan, medyo magbilang na lang ng araw, no, isa dalawang araw, ganun na kabilis, no, at magtiturn into parang ganito, ano, medyo naghahalo na yung brown and green niya, no? Ayan. Brown and green, dark green, no? Hanggang sa it will turn into super brown, no? Ayan, ganyan, super brown. Okay? At pagka ganito sa akin, sobra na to. No? Mas gusto ko yung ganito, no? Yung greenish. Ngayon, to tell you, to show you ito, buksan natin, ano, kung anong itsura nito sa actual. No? Ayan po siya, no? Kung makikita natin na malambot na. Ngayon, kung bubuksan naman natin yung super brown, ito for example, ito ang itsura niya, no? Basta humiwalay na po yung buto niya. Ayan. Talagang hinog na siya, no? At yung iba naman, sabi kasi nila, hindi kasi yung consumption ko one a day, no? Kasi usually ginagawa natin tong binabalansin natin, ano? Gusto nating kumain ng one a day, no? Pwede naman yon. Ang gagawin lang natin, ilalagay natin sila sa fridge, no? Tulad nito. So, what I usually do, ito lang. Kunin lang natin sa kutsara, yan. Lagay natin dito sa puna natin. Sa tray, no? Ayan. Kasi ang kagandahan nito, actually the process of fermentation will happen, no? Pero it will slow down the fermentation kapag nilagay natin sa cold area, no? Sa cool. Kaya ilalagay natin sila sa fridge, no? Okay, ito yung binuksan ko na medyo greenish. Makikita natin ito itsura niya, no? So hinog na siya, no? I mean, talagang, alam nyo ba sa ibang bansa, ngayon, uso na rin dito sa atin. Anong tawag doon, mami? Doon sa nilalagyan ng kamatis, sibuyas? Guacamole. No? Guacamole, no? Natikman ko yan na may sibuyas, kamatis, apito. Sibuyas, kamatis, cucumber, medyo nilalagyan nila ng medyo spicy. Appetizer siya, no? And it's really, really taste good. Yung avocado na ginagamit nila doon, they prefer yung medyo matigas pa, no? Medyo crunchy yung dating, no? Kasi slice nila yon ng cubes, no? Para masarap. In that sense, ibig sabihin, hindi mo kailangan hinog na hinog, no? At yung iba naman, kaya kasi pinapahinog kasi gusto nila yung durog. Tapos, lalagyan nila ng gatas, no? Pwede rin naman 'yon, kaya lang ang
drawback nun, ang pwedeng mangyari doon is, pag hindi mo nabantayan yung pagkahinog niya, eh, posibleng maunahan ka. I mean, para ayaw mo nang kainin kasi pagka nakita mo, medyo ano na, medyo durog na. Or. Tapos, may mga incidences na makikita natin na different situations, no, katulad nito. Yung may mga dot-dot na ganyan. No? Inaalis natin yan, pero kung masyadong marami, hindi na natin kinukonsume, no? Meron din namang mga makikita natin, eh, nauna yung iba, kalahating naunahan ng hinog, tapos nabulok na. Of course, tatanggalin na lang natin. Pero, depende rin kasi sa pag-harvest, no? Kapag bugbog yung fruit sa pag-harvest, the tendency is, meron siyang lamog. Meron siyang pag nahinog. May lamog. Kaya, sa pag-harvest namin, I made sure na ginaano namin yung process. Yung tamang process ng pag-aani. I will probably show that to you. Gagawa ako ng vlog doon. No? Actually, ginawa ko na yun at gagawin ko ulit para makita natin kung paano ba ang proper na pag-aani. No? Hindi pa pwede kasi dito yung inulog, kinalog, nahulog, matigas naman, tapos pinahinog. Ang tendency, may lamog po yun. Ayan, ano? May kita natin, may mga bubuksan tayong akala natin defective, katulad nito. Ito po yung structure niya. No? Lumaki siya na merong parang nasuppress yung dito niya. No? Iba ang itsura niya. No? Dito meron ding balikoko. Pero kung bubuksan natin, this is better than the others. No? Kaya iba-iba po yung outcome. Hindi rin po natin ma-control. Sabi nung do tinatanong namin, may kami ng feedback. So may mga hindi magandang experience yung iba, no? Ayan, oh. Maganda pati loob nito. Pero pagka ganun, eh, better luck next time. Ganun lang talaga, eh. Hindi naman ito manufacturing, galing sa manufacturing na you can control qualities and so on, no? Pero that is once in a while, no? Hindi naman yan palagi na may ganun, no? What we usually do, kung marami yung naging reject, pinapalitan na lang natin, no? Dun sa mga binibigyan natin, dun sa mga pinagdadalhan natin ng fruit natin. So guys, pagka ganito, if you have tried it, especially yung magbabrown ng ganyan, no? Ang tendency kasi kapag kumuha tayo ng hilaw, eh mapakla at saka medyo mapait, parang ampalaya. Pero pwede na siyang kainin. Oh, depende kasi sa yan sa pagbiblend natin. But I usually appreciate kapag ganito na, hinog na, nag-brown na. Basta siguro, pagka nagkaganito, huwag na po natin patagalin ng 3 araw, no? More than 3 days. Once na nag-brown, let's consume it. Kung ayaw pa natin i-consume, ilagay po natin dito sa ganitong container, no? Ayan, no? At ilagay natin sa fridge. No? Para na siyang ice cream. Kapag everyday, mag-scoop lang po tayo, tapos lagyan natin ng milk, sugar, then kainin natin. Or, kami kasi hindi na namin nilalagyan ng any condiment. So, basta, yan na siya. Kainin na lang namin. No? Basta, palagi natin iniisip yung nutrient contents niya. Ano ba makukuha natin benefit, health benefit doon sa avocados. No? So, ganun lang po yung cycle. If we have pieces of this one, sabay-sabay na hinog, we don't have a choice but to open all of these, ilagay sa tray, ilagay sa fridge, doon natin sa kutik-kutikin. No? Yung fermentations niya po, yung pagkahinog niya is babagal at makakakuha pa tayo ng mahabang panahon para ma-consume natin siya. So that's all about it today. Sana na
natutunan, may natutunan kahit konti kayo, no? Alam ko naman marami nang expert sa inyo, no? At sinishare ko lang po yung experience, lalong-lalong doon sa mga hindi pa regular na nagko-consume ng avocados. So good morning everyone. Bye-bye.